ito. Palit po tayo ng well bearing ng Grandia High Beast. Yan, maubong na po yung kanyang bearing kaya papalitan na po natin. Thank you very much, sir. Morning po mga ka-auto. Nagpalit po tayo ng well bearing ng High Ace. Yan. Ito po yung High Ace na well bearing. Ito po yung luma. Yan. Papansin nyo po, tuyo-tuyo na yung grasa. Kaya umingay na po ito. Yan. Ito po yung bago. Yan. Pinabit na po natin. Pindress and out na po yan. Yan. Nakakabit po dito yung rotor disc. Yan. Ito po yung rotor disc. Meron po yung anim. Sige pa, rilagay mo na. Meron po yung anim na tornilyo. Yan, na nakakabit po dito. Yan po. Sa puzzle po yan eh. Yan, iikutin lang para tumapat yung butas na anim na piraso. Yan. Yan po. Iikutin lang po na ganun para tumapat po yung anim. Sige pare, lagyan na yung anim. Nakabit na po natin. Kaya alam po, ihigpitan po natin yan ng impact drive para pantay-pantay po yung higpit. Pero kailangan po pakapitin muna. Pinandar na po natin yung impact drive. Pakapitin muna lahat ha. Pakapitin muna lahat. Yan, ihigpitan na po natin yan. Ito po yung High Ace. Yan. Dito po natin binaklas yung wheel hub bearing. Yan. Pag na-assemble na po yun, mayroon po yung apat na tornilyo. Dito po nanggagaling sa likod yung apat. Kaya yung buong wheel hub niya po, yan, nakasaksak po rito. Papansin nyo, malalim po ito. Diyan po nakasaksak yung katawan ng bearing. Tapos nakatornilyo po ng apat yung bearing. Tapos ito po yung preno. Yan. Tinanggal po yung preno. Yan. Ito po yung backplate. Yan, bago po ikabit 'yon, kailangan yung backplate. Yan, nakakabit na po siya diyan. Bago ikabit yung hub bearing. Yan. Simbolin lang po 'yon bago natin ikabit. Yan, tantayin lang po natin. Basta apat po 'yang tornilyo 'yan. Yan, dito po 'yan. Yan. Apat na tornilyo bago po siya matanggal. Diyan po nakakabit yung hub bearing niya ng High Ace na GL. Kaoto, kinakabit na po yung hub bearing. Ayan po yung apat na tornilyo. Ayan po natin hihigpitan yan. Ang kailangan po, mahigpit na mahigpit po yung apat na tornilyo na yan. Kasi po, yan po yung nandiyan po yung pwersa ng bigat ng sasakyan kasi dyan po nakakabit sa gulong yung hub bearing. Mapapansin nyo po, yan po yung apat na tornilyo na yan. Higpit na po yan. Yan po yung ating kumparing rocklin yung nakakabit po. Pag kinabit po yung hub bearing na yan, kailangan po pakapitin muna yung apat na tornilyo para sabay-sabay po silang kumapit. Tapos pagkahiligpitan po siya, lapat-lapat muna, tapos sabay-sabay po silang pare-parasang higpit para hindi po nakatagilid. Yan, importante po yung pagkakahigpit po. Mahigpit po para hindi po lumuwag yan kasi po dyan po nakasalala yung mga pasahero. Pagka mayroon po tayo na iwan maluwag dyan, delikado po kasi nandyan po nakakabit yung gulong sa hub bearing niya. Ito po yung sa harapan po. Nakakabit po. Dito po nakakabit yung gulong.
Kaya yung persa po ng bigat ng sasakyan nandiyan po sa hub bearing na yan, yung sa apat na tornilyo. Kaya kailangan po mahigpit na mahigpit. Yan, kukompletuhin na po para matapos na po ito, makauwi na po si sir. Yan, babiyahe pa po pala ng ano to, Bicol, Eriga. Kaya kailangan po maayos yung pagkakagawa natin. Yan, pag after po niyan, ikakabit na po itong ano, yung preno, yung brake caliper. Thank you very much po. Yan, pihitin po natin kung wala na pong muugong. Yan, okay na po siya, tahimik na. Kasi ang naging problema po nito, muugong siya pagka tumatakbo po ng mga 40 pa taas po yung kanyang speed, maugong na po. Ayan, eh babiyahe po ito ng Bicol Eriga, kaya pinagawa na po ni sir. Ayan, para safety po yung biyahe. Ayan, smooth na po, wala na pong ingay. Ayan, okay, kakabit na po natin yung brake. Ayan, ito po, kakabit na. Tapos after po nyan, pwede na po ikabit ang gulong. Kaya tapos na po itong pinalitan po natin ng hub bearing. Ayan, thank you very much po.